Ito ang UN TV News Worldwide. Oy, oy, oy! Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bird! Kamusta? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya! At magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, hello Noel. Magandang araw sa iyo. Magandang araw sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Magandang madaling araw naman dito sa gitnang silangan. Ngayon ay araw ng Huwebes, April 13, 2023. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerudo. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Additional military aid ipadadala ng Canada sa Ukraine. Global economy expectation inilabas na ng International Monetary Fund o IMF. Cyclone Ilsa tatama sa Western Australia bilang isa sa pinakamalakas na bagyo sa loob ng isang dekada. Kauna-unahang taong nasawi dahil sa H3N8 bird flu na itala sa China ayon sa World Health Organization. Isa sa limang Amerikano may miyembro ng pamilyang nasawi dahil sa baril ayon sa isang survey. At U.S. Congresswoman na may Parkinson's disease walang planong magbitiw sa pwesto. Una sa ating mga umaatikabong balita, magpapadala ng karagdagang military aid ang Canada sa Ukraine. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na bakbakan sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Bianca Quijano. Inanunsyo ng gobyerno ng Canada ang karagdagang tulong para sa bansang Ukraine. Magpapadala ang Canada ng 21,000 assault rifles, 38 machine guns at 2.4 million rounds ng ammunition. Nagdagdag din ng sanction ang Canada laban sa Russia. Sa kabuuan, 14 Russian individuals at 34 entities na ang pinatawan ng sanction. Isa ang Canada sa pinaka-vocal na taga-suporta ng Ukraine. Sa kasalukuyan, nasa 8 billion Canadian dollars o 328.3 billion pesos na ang naitulong ng Canada sa Ukraine. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang mahigit sa 50 tao dahil sa ginawang airstrike ng militar sa Myanmar araw ng Martes, April 11. Batay sa ulat ng local media at resistance movement, ginawa ang pag-atake sa kasagsagan ng isang event ng anti-coup fighters sa Sagaing region. Subalit may mga nadamay ng mga sibilyan na itinuturing na deadliest attack ng Myanmar military sa gitna ng civil war. Kinundi na ni United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk ang insidente bilang matinding paglabag sa international law. Inilabas na ng International Monetary Fund o IMF ang ekspektasyon nito sa pandaigdigang ekonomiya. Sa forecast nito, 2.8% ang GDP growth para sa 2023 at 3.0% naman para sa 2024. Ito ang umaatikabong balita ni Noni Moss. Bahagyang ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang 2023 global growth outlook nito. Sa gitna ng paghupa ng economic activity dahil sa mas mataas na interest rates, batay sa forecast ng IMF, aabot sa 2.8% ang global real GDP growth para sa taong ito, samantalang 3% naman para sa susunod na taon. Parehong 0.1% ang ibinaba sa January estimates ng IMF. Nagbabala rin ang IMF na posibleng tamaan ang global output at umabot sa recessionary levels kung magpapatuloy ang gulo sa financial system. Sa inilabas ng IMF na bagong World Economic Outlook Report,
napigilan ang banking system contagion risk ng malakas na policy actions. Kasunod ng pagbagsak ng dalawang U.S. regional banks at sapilitang merger ng Credit Suisse. Kasabay pa rin na nakadadagdag ang patuloy na mataas na inflation at epekto ng gera ng Russia at Ukraine. Giit ng IMF dahil sa pagtaas ng volatility at pagbabago-bago ng financial market, hindi pa rin positibo ang world economic outlook. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Isa ang India sa fastest growing economy sa buong mundo. Gayunman, kasabay ng paglobo ng populasyon nito, ang pagbagsak naman ng puwersa ng kababaihang manggagawa nito. Kabilang ang women's workforce nito sa 28th lowest sa mundo at patuloy pa sa paglala sa paglipas ng mga taon. Ayon sa datos, bumaba sa 25% ang women's employment rate ng India noong 2022. Taulat naman ang Center for Monitoring the Indian Economy o CMIE noong 2022, nasa 39 million lamang ng mga babae ang may trabaho kumpara sa 391 million na mga lalaking may trabaho o katumbas ng 10%. Punta naman tayo sa Australia. Tatama sa Western Australia ang Tropical Cyclone Ilsa bilang pinakamalakas na bagyo sa estado sa loob ng isang dekada. Late Thursday, April 13 o early Friday, April 14, inaasahang mararamdaman ang pananalasa nito. Mula sa Perth, Australia, may umaatikabong balita si Tricia Rino. Hello, Tricia, kamusta naman ang ginagawang paghahanda rin ng mga residente dyan, kabilang na ang ating mga kababayan sa Western Australia, kaugnayan nitong bagyo? Noel, inaasahang lalakas sa Category 4 mula sa Category 2 ang Tropical Cyclone Ilsa. Oras na maglandfall ito sa pagitan ng Broome at Porth Headland, Western Australia ayon sa Bureau of Meteorology. Posibleng dala nito ang bugso ng hangin aabot sa mahigit 250 kilometers per hour, Huwebes ng gabi, April 13. Katumbas ito ng isang Category 4 o 5 hurricane sa Estados Unidos. Kaya nagbabala na ang mga otoridad sa pinsalang posibleng idulot nito. Pinayuhan din ang mga residente na itali na ang anumang bagay na maaaring niparin ng malakas na hangin. Maaari itong makapagpatumba ng puno, power lines at iba pa. Ayon kay Darren Glenn, Fire and Emergency Services Commissioner ng Western Australia, 10 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng cyclone na kasing lakas ni Ilsa sa Western Australia coast. Balik sa'yo, Noel. Yun, at ingatan sana ang lahat ng ating mga kababayan din dyan at ang mga residente din dyan sa Australia. Maraming salamat sa iyong update, Tricia Rino, mula sa Perth, Australia. Milyon-milyong residente sa Ho Chi Minh City, Vietnam ang pinag-iingat ng mga otoridad dahil sa mataas na antas ng ultraviolet rays. Umabot na ang UV index ng lungsod sa mapanganib na nibel. Ito ang matikabong balita ni Grace Aguado. Nasa mapanganib na level o antas ang ultraviolet index sa lungsod ng Ho Chi Minh, Vietnam ngayong tag-araw. Maaari pang umakyat sa level 12 o very high level ang ultraviolet radiation sa lungsod mula April 12 hanggang April 19, 2023. Batay ang datos sa Weather Online, isang UK-based meteorological services. Posible pang tumaas ang UV index sa kategoryang extreme, batay naman sa US Weather Forecast Service na AccuWeather. Posibleng magdulot ng mga panganib sa kalusugan ng extreme UV levels, kabilang ng skin cancer, ayon sa mga eksperto. Maaaring maging sanhi rin ito ng pagkasunog ng balat, gayon din ang pagkasira ng mata matapos ang kalahating oras na exposure sa araw. Payo ng mga otoridad sa mga residente ng Ho Chi Minh City, gumamit ng sunscreen, magsuot ng sunglasses at sombrero upang maproteksyonan ang sarili laban sa matinding ultraviolet radiation. Ramdam naman ng isang kababayang motorista sa Ho Chi Minh City ang tindi ng init sa lungsod. Sobrang init, kailangan din ng medyo nahahanginan ka. Kaya hindi ako nag-full gear kasi nga mainit, masyadong maalinsangan. So parang nasasabukit ako.
Grace Aguado, UNTV News and Rescue Vietnam. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala sa China ang kauna-unahang taong nasawi dahil sa H3N8 bird flu ayon sa World Health Organization. Sa kabila nito, ipinahayag ng health body na kinukonsidera ng mababa ang panganib na maikalat ang virus sa mga tao sa national, regional at international levels. Ito ang umaatikabong balita ni Sir Yambao. Isang babaeng edad 56 sa China ang unang tao sa mundo na nasawi dahil sa isang uri ng bird flu na hindi pangkaraniwan sa mga tao. Batay ito sa World Health Organization o WHO. Dagdag pa ng health body, taga Guangdong Province ang babae at pangatlong taong nahawa ng H3N8 subtype ng aviation flu. Pagman bihira ang H3N8 sa mga tao, posibleng magkaroon ng bahagya o kaya naman ay walang sintomas ng sakit. Karaniwan ang virus sa mga ibon at nakaaapekto rin sa ibang mammals. Ayon sa WHO, positibo sa influenza A H3 ang samples na nakolekta sa isang wet market na binisita ng babae bago ito magkasakit. Posibleng ito ang source ng impeksyon. Sa pahayag ng WHO, lumalabas sa available information na walang kakayahan ang virus na kumalat na madali sa mga tao. Bunsod nito, kinukonsiderang mababa ang peligro na kumakalat ito sa national, regional at international levels. Wala namang ibang natukoy na kaso na H3N8 bird flu sa close contacts ng babaeng nahawa ng virus. Lahat naman ng kaso ng aviation influenza A, H3N8 virus ay naitala sa China. Sir Yambao, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa limang Amerikano ang may membro ng pamilyang nasawi dahil sa baril. Batay ito sa survey ng health research group na KFF. Ito ang umatikabong balita ni Mary Ann Tabamo. Naging karaniwan na ang gun-related violence sa Estados Unidos kabilang ang mass shootings. Batay sa survey ng health research group na KFF, 84% ng U.S. adults ang gumagawa ng mga pag-iingat upang protektahan ang kanilang sarili at pamilya mula sa panganib ng pamamaril. Bukod dito, isa rin sa limang Americans ang may miyembro ng pamilyang napaslang ng baril. Mahigit one-third naman sa mga tinanong sa survey ang nagsabing umiiwas sila sa malaking grupo ng mga tao dahil sa posibilidad ng gun violence. 29% naman ang bumili na ng firearms upang protektahan ang kanilang sarili at pamilya. Inilabas ang datos isang araw kasunod ng huling mass shooting sa Amerika. Partikular na sa isang bangko sa Louisville, Kentucky kung saan 5 tao ang nasawi. Noong March 27 naman, 3 bata at 3 adults ang napaslang din sa pamamaril sa isang primary school sa Nashville, Tennessee. Ayon naman sa Gun Violence Archive, mahigit sa 11,600 na mga tao ang nasawi dahil sa baril ngayong taong ito. Kabilang na dito ang mga kaso ng homicide, accidents at insidente ng defense gun use at iba pa. Mary Ann Tabamo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari nang tumawag sa hotline ang mga estudyante sa Quebec, Canada upang iulat ang sexual misconduct at karahasan sa mga paaralan. Ito ang hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang suliranin ng sexual harassment at violence sa education system. Ito ang umaatikabong balita ni Crestorv Fugaban. May hotline nang pwedeng tawagan ang Quebec students upang ma-report ang mga insidente ng sexual misconduct o karahasan sa paaralan. Inihayag ang hakbang ni Education Minister Bernard Drinville. Aniya, sa pamamagitan nito magkakaroon ng kumpiyansa at hindi mag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan ang mga witness at biktima na magsusumbong ng mga maling gawain sa eskwelahan. Dagdag pa nito, prioridad ng pamahalaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante at school staff. Magkakaroon ng staff ang hotline mula 8:30 a.m. hanggang 4:30 p.m. Lunes hanggang Biyernes.
Maaari ring mag-iwan ng voicemail message ang mga caller at aasahang makakatanggap ng return call. Ito ang pinakabagong hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang issue ng sexual harassment at kaharasan sa education system. Kasunod ito ng akusasyon ng isang grupo ng mga magulang at estudyante laban sa isang high school sa Eastern Townships. Hindi umano ginagawa ng institusyon ang nararapat na hakbang upang proteksyonan ang mga teenager laban sa sexual harassment. Crestor Fugaban, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang planong magbitiw sa pwesto si Democratic Representative Jennifer Wexton. Ito ay kahit na na-diagnose siya na may Parkinson's disease. Ito ang matikabong balita ni Nisef Bendanya. Inihayag ng U.S. Congresswoman na si Jennifer Wexton na na-diagnose siyang may Parkinson's disease. Gayunman, walang planong magbitiw sa pwesto ang 54-year-old na Virginia Democrat. Itinuturing itong hindi pangkaraniwang hakbang sa isang naglilingkod na politikong mayroong neurodegenerative disorder. I hope to keep serving you for many years to come. Sa Estados Unidos, tinatayang mayroong nasa pagitan ng kalahati hanggang 1 milyong tao ang may Parkinson's disease. At sa buong mundo, mahigit 10 milyong tao ang may kondisyong ito. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga sintomas ng sakit ang mga batas. Over the past 2 months, it has primarily affected my speech and how my mouth moves. Maybe as I speak more quickly now. Batay naman sa tagapagsalita nitong si Justin McCartney, muling tatakbo para sa re-election sa 2024 si Wexton. Mid-2021, nang unang kumonsulta sa isang urologist ang congresswoman at tinukoy ang kanyang mga sintomas na posibleng Parkinson's. Inaatake ng Parkinson's disease ang central nervous system. Naaapektuhan ng sakit ang motor function ng pasyente, gayon din ang pananalita, balance, paggalaw at reflexes. Nisef Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinutulan ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang apela ng Pilipinas na huwag nang ituloy ang investigasyon sa tinaguriang war on drugs ng pamahalaan sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang isinumiting sagot sa appeals chambers ng ICC, iginiit ni ICC Prosecutor Karim Khan na bigo ang Pilipinas na maipakitang may mali sa desisyon ng pretrial chamber ng hukuman na paimbestigahan ang nangyaring patayan sa drug war. Iginiit din ito na nananatili ang jurisdiction ng tribunal sa Pilipinas kahit pa kumalas na sa Rome Statute ang bansa dahil nangyari ang mga insidente pagkamatay noong kasapi pa ng ICC ang Pilipinas. Di rin umano mawawala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kahit na hindi makiisa sa investigasyon ang kasalukuyang administrasyon. Ayun, eto na ang hindi natin makakalimutan. Ang pinakaabangan ng marami, Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hi, kamusta po? Ako po si Brad Pitt Kison. Shout out po sa lokal ng Kabading. Pag-ibig. Mauna na ako, Noel. Binabati ko yung ating mga regular na tagasubaybay sa Pilipinas. Nandiyan si yung mga Alboroto family sa Santa Lucia Resettlement diyan sa Magalang, Pampanga. Kasama rin si Apong Mading at saka si Darang Aida. Hello at pagbati kay Mr. Adelardo and Ma'am Josepina Cañada diyan sa Calipogi. Sa iyong apo, hello at sa inyong sambahayan diyan. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa UNTV News Worldwide. Kaya hindi, binabati ko yung ating barkada naman dito na laging nakasubaybay rin. Si Hazel, Brad Alex, Dada Pentetep, Sis Cheng, Sis Ria, Sis Weng, Brad Ronald, Brad Nestor, Brad William. Siyempre, binabati ko rin ang aking mahal na asawa, Sis Tess, at ang aking mga anak, Nico, Aileen, Shansha, and Andrew, sa aking apo na si John and Anna, at sa aking mga kapatid sa Pilipinas, ang aking nanay at tatay. Ayon, Noel! Ayon, at siyempre ako din, makikibati din dahil
Ayan, nanonood rin sa atin ang ating mga laging mga nakasubaybay, si Brad Jordan and Sis Jessie Concepcion dyan sa California, si Shena Palileo, si Brad Eduardo Del Mundo sa New York, si Gemma Fernandez, si Presinta Sadi, James Cos, si Vivian Moneda, Elena Yang, Brett Reyes, Carmelina Wangdayan, ganun din kay Lourdes Alegria, kay JC Yama, kay Sari Polona family. At hello kay Nanay Nieves Yaya at kay Nanay Rosario Almazan, kay Nanay Feo Rendain, kay Madel and Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, ganun din kay Aileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong, Aileen Catalan, kay Ray and Debbie Habiles. At sa lahat na po ng nanonood sa atin palagi, araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. At ayun, Bert, puntahan natin agad ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta dyan? Ano ang ating mga abangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning Noel at Bert. Meron pa rin tayong bagyo ano dito sa ating bansa na nananalasa ngayon diyan sa may bahagi ng Bicol region at maging sa ilang bahagi ng Quezon. Dito sa atin sa Laguna, Noel at Bert ay nagkansela din ng klase ang lalawigan ng Laguna para dito sa ano nga malakas na ulan na dulot nitong si Bagyong Amang. Bagaman na dito sa atin sa Calamba, Laguna particular, no, hindi naman ganun pa karamdam ano, itong bagyo. Although umuulan pero hindi naman na kalakasan. Gayun man, bilang paghahanda na rin, nagkansela na ng klase ang gobernador ng Laguna na si Gobramil Hernandez. Diyan sa inyo, Noel, Bert, kamusta naman? Ayun, amigo Sherwin. Na sa... no? Oh, sige, mauna. Go ahead. Go ahead. Kasi sinasabi niya kasi yung bagyo dun sa Bicol region. Kasi mayroong mga times na may panahon na nandyan ako sa Bicol region at nakita ko yung bagyo, no? Nakita ko talaga yung paglipad ng mga bubong, yung mga yero. Alam mo yung mga bakal na talagang ano, yung diretsong bakal na nakikita kong pinipilipit sa malakas ng hangin, no? Kaya tayo nananalangin na sana ay walang masaktang kababayan natin dyan sa Bicol region at maingatan yung ating mga kasambahay, yung ating mga kababayan na wala sanang masaktan, no? Ano man ang dumating na malakas na bagyo dyan sa Bicol region. Ayun, Noel, naikwento ko lang. Oo, at syempre galing naman din tayo sa Pilipinas. Yan, naranasan nga natin yung malalakas na bagyo dyan. Pero dito, Bert and Amigo, dahil nung nakaraan nga naranasan dyan sa may part ng Quebec yung ice storm at dyan talagang marami ang nawala ng supply ng kuryente. Naapektuhan din ilang part din ng Ontario dito sa lugar namin, pero unti-unti na rin nakakabalik yung supply ng kuryente on 100% level, pero may mga ilan pa rin na binwork out ang Quebec Hydro. Ganon din dito sa amin ngayon ay maganda ang weather dahil pumatak na ng 26 degrees Celsius ang temperatura dito. Medyo mahangin kaya hindi naman masyadong maalinsangan. Pero talagang ramdam na rin ang init ng panahon dito sa lugar namin sa Ontario, Canada. Bert? Ayun, dito naman summer time, pero meron mga panahon din, may mga araw, may gabi, na parang nararamdaman na parang medyo malamig ngayon. Ha? Meron ganun. O, sige, abangan namin. Amigo Sherwin, salamat. Ang inyong mga umahataw na balita dyan, ganun din, salamat sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Romans, chapter 12, verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, April 13, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng buubo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.